Diyan na ang taxi, guys. Mga malabs, nandito na tayo sa taxi at kung bakit nag-iisa ako kasi hindi ko pinayagan si David, ihatid ako at si Lola ay iiwanan kasi hindi naman pwede na isama pa namin si Lola sa ganitong sitwasyon. Mahirap na, napaka-delikado po ngayong panahon kaya ang naisipan ko ako na lang dito mag-isa. Dito na nga pala tayo mga malabs sa clinic at hindi nga ito yung dating clinic natin na pinupuntahan. Medyo malaki ito dito kasi pwede dito na mabilisan mga first aid. Meron po dito, meron din dito mga aparatos, x-ray, everything na pwede pang madalian. Nandito po yon dito sa medyo malaki po itong clinic na to. Ito nga pala, meron ditong nangihingi na isang Israeli, ayan, wala daw siyang pampiling kape, tinapay, ayan, binigyan ko naman kahit paano. Tayo check lang yan mga mailab, hindi naman malaki kasi wala naman po akong pera. Ayan, umalis na siya, and ako naman punta na ako dyan, padahan-dahan nga lang, ay sana nga po ay maging maganda yung result sa akin, sa aking mga paa, kasi ang hirap talaga maglakad, guys. Ginuguyod-guyod ko lang yung aking paa para makarating. Ito nga, tinungkod ko na itong tungkod na ni Lola itong gamit ko para makarating lang dito sa ating pupunta. Dito na tayo sa area. Diba, kumuha muna itong cellphone mga malab. Nandito tayo sa reception area at kumukuha ako ng numero. Ito nga, nakakuha na tayo ng numero at ito mapapansin nyo, kakaunti ang mga tao dito. Room na 107. Ako lang po kaya natawag agad ako dito kaya madali lang po yung pagpunta ko dito sa clinic. Ako agad ang isinalang ng doctor. So dito, pinatay ko na yung cellphone ko mga malak. Kailangan ko dahil pumunta sa sa ospital para ipa-ultrasound itong paa ko, pa-check. Paano ba ito? Ayan guys, kabili na ako ng gamot. So, hindi muna ako magpapadoktor kahit inanong ng doktor na magpa-ultrasound ako. Sa panahon ngayon, hindi pwede na may isa ka sa ospital. Yung may isa ka maghapon sa ospital. Sa panahon ngayon, hindi pwede. So, may gamot man na binigay, siguro doon na lang muna tayo. Kapag hindi talaga yun, saka na ako ng ospital. So, andito na nga ako sa bahay mga manlab. Tsagaan ko muna yung gamot, hindi muna ako punta ng ospital, guys. Kasi hindi ako pwede bumunta sa panahon na ito sa ospital. Ayoko. Aray ko, hindi pwedeng may stock tayo sa ospital. So, ayan na nga guys, maghapon ako dito sa loob ng kwarto, bumangon lang ako umihi, tapos magkape at kumain. So, yun lang po yung trabaho ko ngayon maghapon. And tamang-tama po talaga yung na hindi mo na siguro ako punta talaga ng ospital sa Naharia. Kasi nga, kasi ang ospital po namin ay nasa Naharia. Kasi medyo talagang ngayon and nag-i-start na po talaga yung Lebanon area na nagpapalipad sa amin dito. Kaya at least po dito kasama ko mga alaga ko, nandito naman si David. Kahit matanda na yan, malakas pa yan, mahuhugot niya pa ako if ever man kaming dalawa ni Ima. Kaya po, salamat nga pala sa lahat na nag-aano sa akin ha, nagmumusta, still safe po kami dito, huwag po kayong mag-alala. Nag-toast lang ako mga my love ng tinapay, bigyan ko itong anak, kawawa naman ni Kaya, galing lang trabaho, pumunta na rito para dalhin ako sa ospital, hindi pa yan kumakain. Diyan ko lang ng toast, may kausap sa may kausap siya dyan sa telepono niya. Tapos kinuhanan din ako ng schedule. Ayan ang ating paa. So, kailangan aray ko masakit. Ayan, mahirap kapag may nararamdaman mga malabs. Lukang! Saan ba naman? Ah, wala ba makasya? Kaya kumain ka. Matansa siya ng ginak na siya. Ati Dagi, Ati Dagi. I know what to do. If there is alarm in the car, we need to stop and go out and lie on the ground. And there, it's a big place. They have a shelter. Also, the canyon. Yes. If we were smarter, we go earlier to the canyon. See? There's no people. Look here. Look, Sally. Chanoyot, סגורות. כן. תראי, הכל סגור. So early, but it's closed now. הכל סגור. רק פה תמיד מלא מכוניות. כן.
Only food. Limata. Yan na nga, nandito na kami sa hospital. Ayan, kung nakikita nyo dati, Diyos ko po, wala kami dyan maanuhan, wala kami dyan maparadahan. Pero ngayon, tingnan nyo naman, bakante po ang mga tahan. Wala po mga sasakyan at wala rin syempre mga tao. Nakakalungkot at nakakatakot pag ganito po ang sitwasyon ng isang bansa. Habang nga kami naglalakad, nagbibiroan kami dyan na kung saan kami pwedeng tumira, na walang gulo ba, walang ganitong kaguluhan. Ang sabi niya, doon daw kami titira sa may park ng S. Pupunta kami sa S, sa kabundukan. Dahil sa kabundukan daw tahimik, kung anong pagkain ang meron, yun ang kakainin namin, yun ang, kung anong itinanim, yun ang kakainin. O, diba? Yun ang pangarap ng anak ng alaga ko. Kasi napakahirap nga naman sa ganitong bansa. Anyway, ayan, siya po yung lahat naglakad papunta, kung anong pupuntahan namin. At nagpa-x-ray po ako dyan, mga my love. Ayan, kumukuha pa kami ng schedule ko for the x-ray. At na-x-ray ako dito, mga my love. Hindi ko na lang napakita sa inyo kasi, ayan, pauwi na kami. Hindi ko na lang ipakita sa inyo kasi nga, nakakahiya ba mag-video-video. So, ayan, pauwi na kami. At dito, habang kami ay pauwi po, may na maybe there is a terrorist yan at na hold yung mga sasakyan dito, mga mala, medyo nag-stay kami dito ng mga kalating oras. O, diba? Kasi nga naman, merong nag-check dahil meron kami narinig na may anong nakapasok, o diba? H-A-M-A-S na nakapasok, o diba? Kaya natakot na naman kami. May nakaharap kami isang sundalo na pilay din tulad ko, kaparehas ko. Kinik niya daw yung ano doon, yung H-A-M-A-S, kaya meron siyang ganyan, o ganon, ganon yung nangyari. So, dyan nag-antay kami ng matagal. At sa mga susunod niya pala, mga malab, hindi ko na nabidyohan dahil parang ano na kami, parang na-stress na ba, parang natakot na kami. So, ayun na nga mga my love, hanggang sa nakarating kami sa bahay, nakikwentuhan na nabidyuhan yung mga iba pang pangyayari kasi nahiya naman ako maggamit-gamit ng mga cellphone ba habang nakasakay sa anak ng boss ko. Alam niyo naman, syempre boss natin 'yon, no? So ayan, thank you so much again and God bless us all.